Hi guys, welcome back to the channel or welcome to the channel. My name is Rhea. I hope you're all doing well. In today's video, I am going to share with you my best and easy kinamatisang isda recipe. Gumamit ako dito ng maya-maya or red snapper or kahit anong isda naman pwede sa recipe na ito. Sa guideline at lista ng mga sangkap na sa description box yan, paki-check na lang. So ang una nating gagawin ay magpapainit tayo ng oil over medium heat sa isang pan. At while pinapainit natin yan, i-prepare natin yung isda. So yun na nga, gumamit ako ng maya-maya. Season natin ito both sides ng salt, smoked paprika at freshly cracked na ground black pepper. Favorite ko talaga or recommended ko yung freshly cracked na ground black pepper, mas masarap yan. So after ma-season natin yung isda at mainit na yung oil, dapat kasi talaga mainit na yung oil. Okay? Isi-sear natin yung isda, skin side on muna, mga about 2 to 3 minutes yan over medium heat. Okay lang na hindi luto pa yung isda kasi lulutuin pa natin ito later sa sauce or parang sabaw na rin kasi dinamihan ko ng liquid. But anyway, both sides yan, mga 2 to 3 minutes lang. Pero depende rin yan sa cooking time ng isda kung gaano kakapal or kanipis yung isda na gagamitin nyo. Alright, iset aside natin yan kasi sa same na pan, kung kailangan pa ng oil, mag-add kayo. Sa akin, hindi na ako nag-add ng oil dito. Or maybe I did, mga 1 tablespoon lang. Then, gisahin natin yung onion and ginger. I-add na rin natin dito yung kamatis. Maraming kamatis to. I'd say mga 4 to 5 Roma tomatoes ang ginamit ko dito. So, gisahin lang natin ito hanggang sa medyo mag-wilt na yung, wilted na in appearance yung kamatis. Then, season natin ng salt, smoked paprika, and ground black pepper. Ito yung tatlong ingredients na ginagamit ko talaga kapag nagluluto ako ng kinamatisang isda. Nag-add rin ako ng tubig kasi gusto kong scrape yung bottom ng pan kasi diba dito natin sinisir yung isda. So yung sa bottom ng pan merong mga brown bits flavor yan. Then tinakpan ko ito, pinakuluan kumbaga mga about 5 to 6 minutes over medium heat. And then after kumulo, ina-add ko na yung na-stir na isda at cover ulit. Cook for another 3 to 5 minutes. I'd say mga 3 minutes. And then, nag-add ako ng soy sauce for flavor. Pero yun na nga, kayo na mag-adjust kung yung cooking time ng isda. Basta ang goal is hindi ma-overcooked. Okay? Then, nag-add ako dito ng spinach. Pero pwede kayong gumamit ng malunggay or talbos ng kamote or kung anong greens ang available sa inyo. Tinakpan ko lang to mga additional 2 to 3 minutes lang kasi ayaw ko rin ma-overcook yung spinach. Okay? Then, tikman natin to. Ganito naman sa mga ganitong klaseng recipe, it's always about your taste. So, tikman nyo and adjust accordingly. Pero kung bago ka sa pagluluto, meron akong guideline, pangatlo ko na itong na-mention, nasa description box below. Nako guys, totally recommend this recipe. Masarap talaga. Yung sabaw pa lang, nako, ulam na. Then, tinakpan ko ito, turn off the heat. Mga nag-wait muna ako ng 5 minutes bago ko ito is-serve. Nako, ihanda niyo yung white rice niyo talaga. Super sarap nito. This is one of my favorite Filipino dishes. Anyway, thank you guys so much for watching. Sana itry niyo. Take care.